Dahil sa patong-patong na problema, napilitan si Almira del Castillo na magpanggap bilang isang lalaki para makapagtrabaho sa Hacienda Buena Vista. Kalalakihan lamang ang tinatanggap sa Hacienda dahil galit sa mga kababaihan ang anak ng may-ari na si Henry Buena Vista. Kaya nagpanggap siya bilang isang lalaki. Hanggang kailan kaya kaya ni Almira na maitago ang totoong pagkatao niya kay Henry? At ano ang magiging reaksyon ni Henry kapag natuklasan niya na ang kanyang ginawang alalay at pinagkatiwalaan ay isa palang babae? Masuklang din kaya siya dito? Tunghayan ang kanilang kwento na ihahandog ko sa araw nito. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking munting channel, ay pakilike po ng ating video at pakisubscribe na rin po para updated po kayo sa bawat episode na i-upload ko. Tapos nang magluto ng gulay na langka si Almira nang makarinig siya ng kalabog mula sa maliit na silid ng kanyang tatay. Mabilis siyang tumakbo at ganoon na lamang ang kanyang takot nang makitang nakahandusay sa lapag ang kanyang tatay at tila nahihirapang huminga. Agad niya itong dinaluhan. Tay, Diyos ko, mga kapitbahay, tulungan niyo po kami. Sigaw niya, habang yakap-yakap ang ama at hinahagod ang likod nito. Nakailang sigaw pa siya bago dumating ang ilan nilang kapitbahay kasama ang kanyang kuya Ryan at ang asawa nito. Mabilis nitong binuhat ang kanilang itay at isinakay sa tricycle nito. Sumunod naman siya agad para siya ang mag-alalay sa kanilang ama. Halos isang oras din bago nila narating ang pinakamalapit na ospital at iyon ay sa kanilang bayan. Ngunit halos maiyak na siya nang pagdating nila sa maliit na ospital na iyon ay tanggihan sila dahil walang doktor na mag-aasikaso sa kanila. Kaya mabilis naman nilang muling binaybay ang pinakang sentro ng bayan nila kung saan andon ang malaking ospital. Subalit malaking problema nila ang pera. Bahala na. Makikipagsapalaran na lang sila. Sinalubong agad sila ng isang nurse at inasikaso naman ang kanyang ama. Ngunit ilang sandali lamang, inausap sila ng doktor at tinapat sila na kailangan daw ng agarang operasyon ng kanyang ama. Nabarahan daw ang isang ugat na konektado sa puso nito. Kaya kapag hindi daw agad ito naoperahan, baka ikamatay iyon ng kanyang ama. Kakailanganin ng malaking halaga para masimula ng operasyon. Pero wala talaga silang mapagkukunan. Kaya isang paraan na lang ang kanyang naisip. Kuya Ryan, umuwi ka ngayon din sa Tabas. Kausapin mo si Apong Ingo para isa lang ating lupain. Kahit pa buong lupain ay maisanlas sa kanya, ang mahalaga mabuhay si tatay. Sabi niya sa kanyang kuya. Mabuti pa nga Almira. Dito ka lang muna. Ikaw na ang bahala kay tatay. Babalik din ako agad. Wika nito. Ilang sandali nang makaalis ang kanyang kuya Ryan. Muling inatake ang kanyang ama. Kaya walang nagawa ang mga doktor kundi kaagad itong operahan. Mabuti na lang pumayag ang mga ito kahit walang down payment. May pinirmahan lamang siya at matapos iyon, isinagawa na ang operasyon. Halos 3 oras na, subalit wala pa rin lumalabas na doktor man o nurse sa operating room. Sobra-sobra na ang kanyang pag-aalala para sa ama. Pero ang kinapitan na lamang niya ay ang nasa itaas. Alam niyang hindi sila nito pababayaan. Maya-maya dumating ang kanyang kuya. Laglag balikat nito at tila problemado. Uya, bakit? Tanong niya. Mira, may naikwento ba sa'yo si tatay? Balik tanong nito, sabay upo at tila hapong-hapo. Wala naman kuya. Bakit? Anong nangyari sa lakad mo? Kinakabahang tanong niya sa kapatid. Wala na tayong lupa, Mira. Tiimbagang nawika nito. Ano? Paanong nangyari? Gulat na tanong niya. Nakausap ko na ang walang iyang Apo Ingo na yun. Hinausap pala siya ni tatay para maisaayos ang papel ng ating lupa.
Pero ang hayop na yun, pinapirma niya si Itay ng kasulatan na nagsasabing ipinagbili ni tatay ang lupa dito. May titulo na rin ng hayop na matanda ng ating lupa. Paano na tayo niyang bunso? Paano na si tatay? Maluha-aluhang payag nito. Gulat na gulat siya sa nalaman. Hindi niya akalaing magagawa iyon ni Apo Ingo na matagal na kaibigan ng kanyang ama. Kaya siguro ilang araw nang tila may dinaramdam ang kanyang ama dahil iyon sa lupa at marahil kaya ito inatake dahil sa kakaisip sa problema na sinasarili nito. Awang-awa siya sa ama na ngayon ay nasa loob pa rin ng operating room at agaw buhay pa rin. Maya-maya ay lumabas ang doktor mula sa operating room. Agad silang tumayo ng kanyang kuya at lumapit sa doktor. Dok, kamusta na po ang tatay namin? Nag-aalalang tanong niya. Ligtas na siya sa bingit ng kamatayan, iha. Kailangan na lang niyang magpagaling. Kaya lang matatagalan pa bago ninyo siya pwedeng mailabas ng ospital. Kailangan mamonitor pa rin ang kalagayan niya, lalo pa't medyo maedad na ang inyong ama. Wika ng doktora. Nakahinga naman siya ng maluwag sa tinura ng doktora. Subalit iniisip naman niya ngayon ang pambayad sa ospital. Wala pa nga silang hawak para sa operasyon nito. At lalaki pa ng lalaki ang bill nila dahil hindi pa nila maaaring ilabas ang kanilang ama. Isa na lang ang nag-iisang taong maaari niyang lapitan. Iyon ay ang kanyang pinsan na si Benji. Nagtatrabaho ito sa Hacienda Buena Vista. Baka matulungan siya nito. Subalit balak niyang kausapin din na matandang may kagagawan ng lahat. Hindi siya makakapayag na basta na lamang nito makuha ang lupang halos naging buhay na ng kanyang ama. Hindi magkakaganito ang kanyang ama kung hindi dahil sa gahaman sa lupang si Apo Ingo. Matapos maisaayos ang kanyang tatay sa silid na pinagdalhan dito na may tatlong pasyente pa ang kasama nito doon, nagpaalam siya sa kanyang kuya Ryan na uuwi muna. Hindi pa nagigising ang kanilang tatay, pero minabuti na niyang umalis para makagawa agad ng paraan. Ayaw niyang mamproblema pa ang kanyang tatay paggising nito. Una niyang pinuntahan si Apo Ingo. Printing nakaupo ito sa balkonahin ng bahay nitong bungalo na nasa gitna ng palayang pag-aari nito. Nasa kabilang panig naman ang lupa ng kanyang ama. Aba! Bakit kaya naligaw ang magandang anak ni Ramon? Balita ko, inatake daw ang iyong ama. Kawawa naman. Wika nito na iiling-iling pa. Tiningnan naman niya ito ng masama. Wala talaga kayong konsensya. Pati lupa ng tatay ko, hindi mo pinalampas. Galit na wika niya rito. Ngumisi naman ito, na lalo naman niyang ikinagalit. Nakukuha pa talaga nitong ngumisi sa kabila ng ginawa nito sa kanyang tatay. Iha, huwag mo akong sisihin sa kamalasan ninyo ng tatay mong mangmang. Tsaka ano bang problema nyo? Binayaran ko naman ang tatay nyo ah. Wika nito, sabay tayo at lumapit sa kanya. Binayaran? Talagang sagad sa buto ang kasamaan mong matanda ka. Kahit isang kusing wala kang ibinigay sa tatay ko. Ibigay mo sa akin ang peke mong titulo bago pa kita isumbong sa kinauukulan. Galit niyang pagbabanta dito. Ganon na ba kasama ito? Bakit nasasabi nitong nabayaran? Batid niyang hindi dahil walang balak ang kanyang tatay na ibenta ang lupa nila. Iha, baon sa utang ang iyong tatay sa akin. Sa mga pataba pa lamang na inutang niya sa akin at maging kapag nagigipit kayo sa akin ang takbuhan niya. Kung susumahin natin lahat ng utang niya, kulang pa ang lupa ninyong pambayad. Ngunit dahil kaibigan ko naman ang iyong ama, inayaan ko na iyong natira. Kaya kung ako sa iyo, umuwi ka na at mag-isip ka kung paanong mailalabas sa ospital ang tatay mo. Tila nakakaloko pang wika nito sa kanya sabay ngisi. Hayop ka! Napakasama mong matanda ka. Kaya siguro wala kang pamilya dahil sa ugali mo. Napakagahaman mo. Galit na sigaw niya dito. Mautak lang, iha. Pero sige. Naawa naman ako kahit konti sa tatay mo. Dahil may pinagsamahan naman kami.
Ako na ang sasagot sa lahat ng gastos niya sa ospital at ibabalik ko ang lupa niya. Ngunit sa isang kondisyon, wika nito na ikinakunot ng noon niya. Anong kondisyon? Kunot noong tanong niya dito. Magpakasal ka sa akin. Seryosong pahayag na matanda. Halos masuka naman siya sa tinura nito. Ha? Nasa tamang pag-iisip pa po ba kayo, Apong Inggo? Mas matanda pa po kayo sa tatay ko. Pero nais niyo na pakasalan ko kayo? Di makapaniwalang tanong niya dito. Parang nais bumaliktad ang kanyang sikmura sa sinabi nito. Kung sa tingin mo hindi kita kayang paligayahin, iha, nagkakamali ka. Nakangisi nitong wika. Mag-asawang sampalang pinadapo niya sa mukha ng matanda. Matanda na pero wala pa itong pinagkatandaan. Marunong siyang gumalang sa matatanda, subalit hindi niya mapapalampas ang kabastusan ng isang ito. Nanlilisik ang mga mata nitong bumaling sa kanya. Gahaman ka na nga, bastos ka pa! Galit na singhal niya dito, sabay talikod. Ha? Mayabang ka rin ano, iha? Anong gagawin mo sa ngayon? Aalis ka dahil sa pride mo? Hindi maililigtas ng pride mo ngayon ang tatay mo. Mamamatay ang tatay mo kapag hindi mo tinanggap ang offer ko. Nakangising wika nito. Bigla siyang pumihit at nahagip niya ang isang pasong nasa may tabi niya. Kinuha niya iyon at walang ano-ano'y binato niya sa may tagiliran nito. Nagulat naman ito at nanlalaki ang matang napatingin sa kanya. Sa susunod na banggitin mo pa ang bagay na iyan patungkol sa tatay ko, babasagin ko na ang mukha mo gamit ang pasong iyan. Tiimbagang nabanta niya dito sa katuluyang nilisan ang lugar na iyon. Samantala, sa mansyon ng mga Buena Vista. Dude, bangklase ka rin talaga. Pwede ba naman mga maid dito sa mansyon ninyo puro lalaki? May itinira ka nga, matatanda naman. Sana hindi na lang ako nagbakasyon dito. Hindi rin naman makapan-chicks. Nagmamaktol na pahayag ng best friend ni Henry na si Sander. Taga Manila ito. At dahil ilang buwan na rin naman silang hindi nagkikita, naisipan itong dalawin siya. Pero heto, at dalawang araw pa lang na namamalagi sa asyenda, ay parang nais na niyang bumalik sa Manila dahil sa wala itong malanding babae. Dahil puro lalaki ang kasama nila sa bahay. Kung meron man, matatanda na ang mga iyon at dati nang tauhan sa asyenda. Dude, marami namang pwedeng paglibangan dito. Hindi lang babae. Gusto mo magkarera tayo ng kabayo mamaya para hindi ka naman mabagot. Wala naman akong lakad mamaya eh. Wika niya dito. Nako, mabuti pa nga siguro at baka ako'y mahawa na rin dyan sa kaking kuyan mo. Alam mo naman na heaven ang hatid sa akin ng mga babae. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit masyado lang apektado sa panlulokong ginawa sa'yo ng ex mo. Inis na pahayag nito sa kasabay tungga ng alak sa kupeta. Napapailing na tumingin siya dito. Hindi niya na ito pinatulan sa pang-aasar nito. Saglit lamang silang uminom, saka sila naghanda para magtungo sa kinaroroonan ng mga kabayo. Talunin mo ako, dude. Kapag nagawa mo yan, sasama ka sa akin mamayang gabi sa bar. At kapag ako naman ang natalo mo, teka, ano nga bang ipupusta ko? Kakamot-kamot sa ulong wika nito. Natawa na lang siya. Wala naman siyang balak patulan ng paandar nito. Pero kung ang nais nitong magtungo sa bar ang magiging parusa kapag natalo siya sa karera, never siyang magpapatalo dito. Ayaw niyang may makasalamuhang kahit na isang babae lamang, tapos sa bar pa kaya? Pinili nito ang isang matikas na kabayong kulay brown. Isa iyon sa paborito ng kanyang papa. At ang kanyang si Snow White naman ang sinakyan niya, ang kabayong pag-aari niya simula bata pa. Regalo ito sa kanya ng kanyang papa noong natuto na siyang mga bayo. Kahit wala nang pusta, dude, hindi mo rin naman ako matatalo eh. Wika niya, sabay halakhak na tila inaasar pa ito. Tingnan natin! Hayya! Wika nito, sabay patakbo na sa kabayong sinasakyan. Mabilis naman siyang sumunod dito. Ilang minuto din ang itinagal ng karera nila. Ang usapan hanggang sa may sapa na nasa dulo na ng asyenda ang hangganan ng kanilang karera. Hindi masyadong biyasa si Sanders pangangabayo
Kaya naman kahit hindi niya seneryoso ang pakikipagkarera dito, siya pa rin ang nanalo. Nadaya mo yata ako, Dod. Akong nangunguna kanina eh, tapos bigla-bigla ikaw na? Natatawang wika nito. Sadyang magaling lang talaga ako sa'yo, Dod. Natatawang sagot niya dito, sabay baba sa kabayong sinasakyan para mag-ilamo sa sapa. Nako, hindi lang ako nakapag-practice, Dod. Pero may next time pa naman eh. Kaya maganda ka na, dudurugin kita. Wika nito na sinundan pa ng fake na tawa. Sira. Wika niya habang naghihilamos sa malinaw na tubig ng sapa. Natahimik naman ang kanyang kaibigan dahil may nag-message dito. Kaya cellphone ang inatupag. Maya-maya ay napaangat ang kanyang muka nang mapansin ang babaeng nasa kabilang panig ng sapa. Nasa may ibaba ito at tila naglilinis ito ng paang kaputikan. Nakalugay ang itim nitong buhok na inililipad ng hangin at bahagyang natatabingan ang mukha nito pero batid niyang maganda ang babae. Makinis, maputi at bilugan ang hita nito at mamula-mula rin ang talampakan. Hindi lang ito gaanong pinalad sa height pero bumagi naman iyon sa babae. Maganda rin ang hubog ng pangupo nito. Medyo naka-side view na kasi ito sa kanya na nakatuwad dahil hinahagod nito ang binting may putik. Maya-maya ay bahagya nitong hinawi ang buhok kaya nakita niya ang mukha nito. Ngunit na natiling naka-side view kaya hindi niya mamukhaan. Pero ngayon niya natiyak na napakaganda ng babae. Napaawang ang labi niya nang ilis nito ang blouse na suot at animoy huhubarin. Wow, napakaganda niya. Bulalas ni Henry na nooy nakalapit na pala sa kanya at nakita na rin ito ang babae. Agad namang nagangat ang paningin ng babae at gulat na tumingin sa gawi nila. Mga bastos! Sigaw nito, sabay takbo palayo sa kanila. Miss, wait! Sigaw ni Sander. Siya naman ay hindi makapaniwala sa sarili. Bakit tila yata humahanga siya sa babae? Taliwas sa palaging niyang nararamdamang galit o pagkairita kapag may babaeng nasa paligid niya. Dude, shit, ganda nun ha? Kilala mo ba yun? Pakilala mo naman ako para naman meron akong mapaglibangan dito. Wika nito. Sira ka talaga. Halika na nga, umuwi na tayo. Aya niya dito sabay sampa sa kanyang kabayo. Grabe naman. Akala ko pa naman galit ka sa mga babae. Yun pala, type mo rin ng chickable na yon. Nakasimangot na wika nito. Baliw ka talaga, dude. Sayong-sayo na kapag nakita mo ulit. Tara na nga, nag-chat na yung assistant ko. Aya niya dito sabay patakbo na ng kabayo. Nagkukumahog naman sa pagsakay sa kabayo niya ang naiwang si Sander. Inis na nagpatuloy sa paglalakad si Almira pabalik ng kanilang bahay. Akalain ba niyang may dalawang manyak na lalaki ang pinapanood ang paglilinis niya ng katawan sa sapa? Nadulas kasi siya sa pilapil ng palayan kaya napaupo siya sa putik. Maging dalawang hita niya ay nalubog sa putik. Buti na lang talaga hindi pa niya nahubad ng tuluyan ang damit kung nagkataon, napahamak na siya. Malapit lamang ang sapa sa may pilapil na kinadulasan niya, kaya doon na siya nagpasyang hugasan ng putik. Balak ni sanang hawhawa ng dulo ng kanyang blouse para hindi na masyadong kumapit ang putik doon. Pero narinig niyang may nagsalita bigla, kaya napansin niya ang dalawang manyak na naandoon, hindi lang niya namukaan iyong isa. Pero iyong isa ay nakita niya ang mukha. Bago siya tuluyang tumakbo palayo sa mga ito. Gwapo nga sana, manyak naman. Pagdating niya ng bahay, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Naligo agad siya at agad na nagtungo sa pinsang si Benji. Muntik pang hindi niya ito maabutan sa bahay nito. Malamang patungo na ito sa mansyon ng mga Buena Vista dahil doon ito nagtatrabaho. Insan, napadalaw ka? Tanong nito, saka niluwagan ang gate. Andiyan ba si Natiyang? Tanong niya. Pasubali na lang, pero ang totoo kabado siya kung mapapairam siya nito ng pera. Wala sila. Nagtungo ng bayan para mamili ng paninda. Kamusta naman si Tiyong? Nasa ospital siya, insan. Malungkot na sagot niya. Ha? Bakit? Na paano? Gulat na tanong nito.
Pinaliwanag niya dito ang nangyari, maging ang problema nila sa lupa na kinakaharap din ngayon. Totoo nga ang balibalita sa gahamang matanda na yun. Pasensya na insan ha, sobrang busy ko kasi ngayon kaya hindi na ako nakakadalaw sa inyo. Pero may kunti ako diyang pera, baka pwede na i-down mo muna yun sa ospital. Pero paano na ang iba pang gastusin? At ang kakulangan, insan, wala na rin naman akong pera dahil naibigay ko na kay nanay para sa tindahan niya. Maraming salamat, insan. Napakabuti mo talaga sa akin. Hindi ko alam kung saan ako hahanap ng pera. Pero balak ko sana magtrabaho. May alam ka bang mapapasukan ko, insan? Wala akong alam, insan eh. Sa asyenda naman, hindi ka pwede. Unang-una dahil babae ka. At pangalawa, hindi mo kakayanin ang trabaho doon. Ang bagay sa'yo ay sa opisina. Sa ganda mong iyan. Eh doon ka lang dapat. Wika nito. High school lamang kasi ang natapos niya. Gusto ng kanyang tatay na siya ang magpatuloy. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, hindi nila kaya ang mag-aral pa siya ng college. Isa pa, ilang taon nang patay ang kanyang inay, siya lamang ang kasama ng kanyang tatay sa bahay. Dahil ang kanyang kuya naman ay may asawa na at may sarili ng bahay. Insan, baka naman magawan mo ng paraan. Kahit anong trabaho, papasukin ko. Si kuya naman, wala din siyang magagawa dahil ang kita niya sa pagta-tricycle. Kulang pa sa pamilya niya. Sige na, insan. Parang awa mo na. Ikaw na lang talaga ang malalapitan ko. Naiiyak niyang pakiusap sa pinsan. Awang-awa naman ito sa kanya. Mga lalaki lang kasi insan ang tinatanggap sa asyenda. Galit kasi sa mga babae si Senyorito Henry. Pero mas maganda sana kung sa kanya ka makakapasok. Dahil pwede mong i-advance ang sasahuri mo ng isang taon. Lalo pa kapag nalaman niya na kailangan-kailangan mo. Mahabang paliwanag nito. Pero bakit galit ang amo mo insan sa mga babae? Baka naman pwede ako makiusap sa kanya insan. Baka naman maintindihan niya ang sitwasyon ko. Wika niya dito. Hindi ko alam ang totoong dahilan insan eh. Basta ang alam ko, niloko siya ng fiancé niya kaya nagbalik siya dito sa lugar natin. Kaya lang, tinanggal niya sa trabaho ang mga trabahador ng mga babae. Pwera lang sa mga matatanda na. Kaya malabo insan na matanggap ka nila doon. Mahabang paliwanag nito. Laglag ang malikat na napaupo siya sa upuang nasa terrace ng bahay ng pinsan. Paano na ang kanyang tatay? Paano na ang lupa at maging ang gastusin nila araw-araw sa ospital? Insan, ano ba to? Ang hirap naman ang sitwasyon ko. Wika niya at hindi na naiwasan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Lumapit naman sa kanya si Benji at hinagod ang likod niya. Buti na lang talaga, palaging handang tumulong ang kanyang pinsan. Ito lang talaga ang pinsan na kaklose niya. Hindi ito bakla pero sadyang may kalambutan lamang itong kumilos. Simula pagkabata, sila na talagang dalawa ang magkasangga. Nakapag-aral ito ng college. Samantalang siya ay hindi na nakapag-college. Pero kahit ganun, hindi ito nagbago ng pakikitungo sa kanya. Sorry insan, konti lang din kasi ang naipon ko. Kung sana marami akong ipon, kahit ako na ang gumastos sa inyo. Okay lang insan, napakalaking tulong na nga ang pagpapahiram mo ng pera sa akin. May paraan nga sana para masolve ang problema namin. Pero ayoko namang magpakasal sa matandang hukloba na yun. Hays, nakakainis talaga insan. Napakasama na matandang yun. Aba ay dapat lang naman. Kapal naman ang matandang yun. Lolo mo na lang siya. Naghahangad pa ng batang asawa. Yak! Kung pwede nga lang, magpanggap ka na lang na lalaki para matanggap ka sa asyenda eh. Kesa naman pumayag ka sa panggigipit ng matandang iyon. Inis na pahayag ng kanyang pinsan. Anong sinabi mo? Tila natigilan naman ito at napakunot ang noo. Anong sinabi mo? Tila natigilan naman ito at napakunot ang noo. Ang alin? Yung magpapanggap na lalaki. Wika niya. Nanlaki naman ang mga mata nito. Nope! Huwag mong sabihin gagawin mo ang kalokohang iyon. Aba, magtigil ka Almira del Castillo ha. Hindi tama iyon. Nakairap na wika nito habang nakatikwas pa ang labi nito. Bakit hindi insan?
Hindi, bruha ka. Paano kung mahuli ka, edi todos din ako. Ayaw ko, basta ayaw ko. Mariing pagtanggi nito. Please, insan naman eh. Ito na lang talaga ang pag-asa ko. Maawa ka naman sa akin tsaka kay tatay. Sige na naman no, promise. Mag-iingat ako at hindi ako magpapahuli. Sige na, pumayag ka na. Pakiusap niya sa pinsan. Napakamot ito sa ulo. Alam niya na kapag gumanon na ito, malapit nitong sumang-ayon sa nais niya. Ay nako, ikaw talaga. Kahit kailan, kapag ikaw talaga ang humiling, hindi kita mapahindian. O siya sige, paano ka naman magpapanggap, Aber? Tanong nito. Gupitan mo ako, yung parang sa army cut. Malungkot na wika niya. Ano? Luka-luka ka bang talaga? Pati buhok mo ay papaputol mo? Ano ka, bruha? Napakaganda ng buhok mo. Alagang-alaga mo yan tapos papuputulan mo na lang ng ganun-ganun? Eksairad ang wika ng kanyang pinsan. Mas maarte pa itong magsalita kesa sa kanya. Kaya palagi itong napagkakamalang bakla dahil sa pananalita at kilos nito. Napabuntong hininga siya at wala sa loob na hinaplos ang napakaganda niyang buhok. Alagang-alaga niya ito. Kaya naman natural ang ganda nito na kahit minsan hindi pa nakatikim ng anumang treatment sa salon. Masakit man sa kanyang ipaputol ito, pero kailangan para magawa niya ng maayos ang pagpapanggap niya. Kailangan niya para sa kanyang itay at para rin sa lupa nila. Di niya napigilan ang pagpatak ng luha habang hawak-hawak ang magandang buhok. Okay lang insan, buhok lang naman ito. Ang mahalaga ay ang tatay at ang lupa namin. Kaya please, tulungan mo akong makapasok ha. Wika niyang nakangiti, pero hindi umaabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Taliwas sa dati niyang ngiti, na pati ang mga mata ay animong umingiti rin. Sige, payag na ako. Tamang-tama, patungo ako ngayon sa mansyon. Ano, sasama ka ba? Tanong nito. Sige insan, dito muna ako gupitan, tsaka pahiram na rin ako ng damit mo. O kaya yung damit ni Patrick. Okay, damit na ni Patrick ang hiramin mo dahil baka makilala ni Senyorito na damit ko ang suot mo. Mahirap na. Wika nito, sabay aya na sa kanya sa kwarto nito. May alam sa paggugupit ang kanyang pinsan, kaya naman mabilis na lamang siya nitong nagupitan. Itinago niya ang mahaba niyang buhok na ilang taon din niyang pinakaingatan. Tapos ganito lamang pala ang kahihinatnan. Naluwa siya ng ganap na matapos siyang gupitan, saka matagal siyang nakatitig sa salamin. Animo ibang tao na ang nasa kanyang harapan. Wala na ang Almira na kilala niya. Ngayon animo isang maliit, ngunit magandang lalaki na ang nasa kanyang harapan. Mukha siyang tungboy, pero kahit ganun, sisikapin niyang matanggap sa trabaho. Hindi siya papayag na mawala ng saysay ang pagsasakripisyo niya sa kanyang buhok. Pinasuot sa kanya ni Benji ang damit ni Patrick na mas nakakabata dito. Kung hindi siya nagkakamali, si Patrick ang kasing edad niya talaga, pero mas naging close sila ni Benji. Isa iyong polo shirt na kulay maroon at maong na pantalon at rubber shoes. Ayaw sana niyang gamitin ang peking bigote na ibinigay sa kanya ni Benji, pero napilitan na rin siyang gamitin para mas sigurado na mapapaniwala nila ang boss ni Benji na lalaki siya. Hindi kalakihan ang kanyang dibdib, pero kailangan pa rin nilang gawa ng paraan iyon para maitago. Kaya naman kinuha ni Benji ang supporter para sa dibdib ng kapatid nitong tomboy na si Lani at ipinasuot sa kanya. Ilang sandali pa ay lula na sila ng motor ni Benji. Hindi man ito aminin, pero kabado din ito katulad niya. Sa mismong mansyon sila nagtungo dahil sabi ni Benji, nasa mansyon daw ang senyorito nito kapag ganoong hapon na. Nang makarating sila sa mansyon, agad siyang inaya ng kanyang pinsan sa loob. Magandang hapon po, Senyorito Henry, at sa iyo din po, Sir Sander. Bati ng kanyang pinsan. Tumingin ito sa kanya, animoy sinasabi nito na bumati din siya, pero parang nangangatog ang buo niyang katawan, kaya hindi siya makakilos. Nanatili lamang na nakatungo siya, kaya hindi niya makita ang tinatawag na senyorito ng kanyang pinsan. Magandang hapon din, Benji.
tipid na sagot ng isang lalaking nagtataglay ng baritonong boses. Sinong kasama mo, Benji? Tanong ng isang lalaki. Pinsan ko po, Sir Sander. Nais po niyang mag-apply ng trabaho. Nasa ospital po kasi ang tatay niya, kaya kailangan niya ng pera pantustos niya sa mga gastusin sa ospital. Pahayag ng kanyang pinsan. Ano bang trabaho ang kayang gawin ng pinsan mo, Benji? Eh, mukhang patpati ng pinsan mo. Baka magbuot lamang ng isang tali ng tubo, hindi niyan magawa. Ika muli ng tinatawag na si Sir Sander, si Benji. Tumikim siya at tila nilinisan ang lalamunan bago nagsalita. Kaya ko po kahit anong trabaho. Sabat niya. Pinalaki niya ang kanyang boses. Kasabay noon ang pag-finger cross niya. Hiling niya na sana hindi mapansin ang boses niyang pambabae. Nanatili pa rin siyang nakatungo noon, kaya hindi pa niya nasisilayan ang mukha ng magiging boss niya. Maya-maya pa'y lumakad palapit sa kanya at tumigil iyon sa mismong harapan niya. Kaya naman napilitan na siyang mag-angat ng mukha. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang mapagsino ang lalaking nasa kanyang harapan. OMG! Yung manya kanina na nasa may sapa! Sambit niya sa kanyang isipan.